Ngayon naklap po kayo. Kanina yung pinaradaan niyo, ma'am, sidewalk pa yan. Bawal tayo dito, ma'am. Diyan kanina, walang jack yan. Nakajack na po yan, diyan, bubulong na next lang po. Tapos yung lisensya mo, titikitan natin. Hindi po pwede kami dito, lagyan nyo hanggang alas 8. Hindi po pwede yun. Pinangali ako ng gising eh. Maaga ako umaalis dyan, buti ako nag-i-stay dyan. Kahit tanong nyo sa mga sinasabi mo ko si Miras yun. Magbibigyan kita kung pala, kung nasa palabas ka na. Kasi ayaw ang puso ang mga tao na ito. Paalis na ako, niregir ako. Malas mo ba siya? Ang kabuhayan yan, hindi magsisiyasin siya. Habang panahon, ganyan ngayon, kung saan, pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun ang po, salamat. Apajo TV! Location natin, Tomas Mapua, corner Herrera Street. At dito naman isang Jelly o Kabanggo naman nga naka-club dito. Ang nakaparada rito. At ito wala rin driver, club number 23-14. Okay, ito may notice na rin. Okay, saka yung isa pang sasakyan dito. Ito, nakamalagmag sa bangketa sa Toyota Wigo. 23-27. At dito meron namang, yung pinaradaan ng Wigo, makikita natin merong driveway. At yun, may nakasulat pa nga, don't block the driveway. Pero dito nakaparada yung Wigo. Pero kung taga rito naman siya, sana pinasok na lang sa loob para hindi na naka-obstruct dito sa bangketa. Saka yung isang Ford Everest din dito. Ito naka-club na 002. Yung pa, isa pa nga nakabalagbag din dito sa bangketa. Isang Fortuner, club number 23-49. So dito, makikita natin na halos karamihan dito na nakaparada o ginagawang garahe na. Pero ganun pa man, inabutan pa rin dito ng operation. At ito makikita natin, mga walang driver talaga to. So isa pang sasakyan dito. Ito isang Hilux, from number 23-51. At yun isang sasakyan, yung buti may driver yun, nakaalis na kaagad. Dito nga particular yung mga ang pangunahing na negosyo rito, yung mga gulong. So makikita nga natin maraming nakaparada rito, lalo na pagkahapon. Pero ngayon umaga, halos yung ibang tindahan dito sarado pa, pero may mga nakaparada pa. Ibig sabihin dito na talaga ang garahe nila. Dito, ma'am, kaya naklap po kayo. Tinan yung pinaradaan nyo, ma'am, sidewalk pa yan. Bawal tayo dito, ma'am. Puntaan nyo kagad, mahandak na po yan. Kagad po yun. 900 po yan, nandiyan po sa papel. Yun, si ate na iiyak pa, pero hindi niya alam yung pinaradaan niya, bangketa.
Eh kung may garahe naman tayo, di pasok na natin sa loob. Ganun lang naman po kasimple yun. So halos lahat ng naklamp dito sa kahaba ng Tomas Mapua corner Herrera, ayun, nandiyan na po yung kanto ng Ayuseco na rin. Okay, tuloy na po tayo. Location natin Tomas Mapua corner Ayuseco, at dito may isang Hyundai H100 ang naklamp dito. At ito mayroon na rin aklam number 001. So yung isang Starex dito, ginagawa raw to. Napalitan ng tugong. So ito dinaanan na kasi kanina to, pero hindi pa rin na-list dito. Ayun, so bibigyan na lang yung lisensya. Kasi dito, yun nga, pagka dumadaan dito yung operation, magiging ano na po ito. Parang ito na yung style nila na lalagyan ng jack, tapos tatanggalin yung gulong. So, napapansin na ng clamping operation yung ginagawa nila rito. Hindi ikaw driver na ito, kuya. Ha? Hindi ikaw driver? Hindi nga yan, hindi ikaw yung driver na. Tapos yung lisensya mo titikita natin. Magkano po ba ito, sir? 2,000 to. Parang 2,000 sir, reclamping. Ha? 900 lang pang reclamping. Hindi, ako nga papasok na violation nga, kuya, illegal parking obstruction. Kaya tinatanong ko ito, kuya, eh. Hindi ikaw yung driver na ito sa sakyan, titikita natin lisensya mo. Oo nga po. Hindi ko sa clamping po sir, 900 lang naman eh. Oo nga. Ikaw, pili ka, anong gusto mo? Clamping o ticket? Wala naman problema sa kuya eh. Mas mabigat nga na, kasi hindi naman ikaw yung driver niyan. Bakit ikaw yung magpapatikit? Hindi nalilig yung sir, may ari, pinapagawa yung sasya. Oo nga. Ay, ikaw, gusto mo bang akuin yung ano niya na dyan siya nagparada? Oo, mabigat siya kuya. Ako nagsasabi sa'yo, hindi naman kami talaga naninigit ng basta-basta eh. So, ano ko lang din, hindi kong clamp eh. Tikita na lang sa clamp eh. Ay hindi kuya, papasok po yan sa magsa ticket po. Obstruction legal parking po yung 2,000. Ano, kung ano, dapat yung clamp na lang yun. At ang ganun naman kahit tumama niya eh. Hindi na ba susundin ko kuya, ikaw o yung team leader ko. Ayun talaga ano niya kuya, violation sa team. Pagkata na natin. Kasi mahirap yun eh. Hindi naman ikaw talaga yung driver. Ikaw lang gumagawa eh. Ikaw ang ano. Ikaw ang aako ng problem. So
dito si Kuya, mas pinida na lang i-clump siya kaysa sa matikitan, kasi ang magiging violation niya is obstruction sa illegally park. At 2,000 po yung multa, no? Kaya sa clump, 900 na lang po yung babayaran niya penalty. Kaya hindi basta-basta natatanggal dito pag ganito ang oras na. Kasi yung may-ari po, kasakay. So bisibihin yung may-ari na sa bahay pa, dito talaga ginagara yung sasakyan. So ito kasi naklump na rin dati to. Ito yung inatras, yung naklump siya, tapos na merong ito sa harap at naka-block doon sa garahe, kaya pinatras. So ito ulit, siya ulit yun. Hindi na po sir, kasi yung mga hindi naman natin pwede yung anong siya lang na sa inyo po sir. Hindi naman namin alam na dyan ang susi. Ako ka lang natin. Sige, kaya atras mo natin. So yun nga, tama nga, ito nga yung naklump dati. At inatras dahil nga doon sa nakatapat daw doon sa driveway nila. At may lalabas na sasakyan. So iaatras ulit, hindi pa naman ito nakaklump. Para yung dito sa may pinaradahan ito, mayroong driveway, makakalabas daw yung sasakyan. So yun, pangalawang beses na to. Saka meron na rin nga notice to. Para. Ganun talaga eh. Kumayara ko na kayo na matungo sila. Oo. Wala kang papalataan eh. Papalataan mo sana yun. Dadali kasi sa testing naman doon. Okay, so yun na. Puntahan natin. Meron daw isa pang nakikipagtalo rito. Nakikiusap lang, pagitang ganyan, nag-ausap lang ang tao, hindi niyo magawa. Kasi lahat yan, once na tinanggal ko sa'yo, sa pag-usap. At saka isa pa, hindi ba pwede kami dito, lagyan niyo hanggang alas 8? Hindi po pwede yun. Hindi po ganun sir, kasi ang pasok namin. Kasi ako talaga, 7:30 ako nang alis, sinalate lang ako ng likod, tinanghali ako ng gising eh. Maaga ako umaalis dyan, hindi ako nag-i-stay dyan. Kahit tanong niyo dyan sa mga kapitbahay dyan. Nakakahigpit yung masyado. Nakikinusip na ako. Pwede, pakipanggal nyo lang at ako aalis na. Magsasapatos na lang ako. Hindi naman pera pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan dito kung sindirasyon lang. Ay, sinasabi mo kung sindirasyon, sir. Kung nandun ka, sasakyan mo, palabas ko pa lang. Naliligo nga ako, boss. Bibigyan, sir. Naliligo nga ako. Yung sinasabi mo kung sindirasyon, magbibigyan kita kung nasa lang palabas ka na, sir. Kasi ayun na. Pag-iisa ako sa tayo, wala akong kasama. Hindi lang pag-iisa dyan. Mahala na kayo kung paano ang sistema. Pero sa totoo lang, wala din kayong konsensya. May oras ka kung alis eh. Sige. Kanya-kanyang panahon lang yun eh. Alam ko, pagbabayaran nyo sa ibang bagay yan. Makikita mo. Ang kabuhayan mo, tandaan mo. Hindi ka asenso. Ako po sir, trabaho ko. Hindi ka asenso. Bahala kayo sa buhay niyo. Ikaw nag-ano. I-post mo yung mga ganyan. I-post mo. Walang puso ang mga tao na ito. Paalis na ako. Diregir ako.
Ah, sige po, sige. I-post mo. Apo. Walang kwentang mga tao yan. Oo. Malasubos yan. Sige po, sige po. Ang kabuhay yan, hindi magsisiyasay yan. Habang panahon, ganyan kayo. Aliwala kayo. Sige po, sige po. Tandaan nyo si Gabi ko. Salamat po. Salamat po, salamat. Buhay po kayo. Dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!